What's up? Good morning. Ay, good morning. Good afternoon na pala. Good afternoon mga kasprakatak. So, for today's vlog, ayan no. May bumili sa atin ng Beast Finder Garmin Striker 4. So, ngayon, i-unbox natin ito mga kasprakatak. At pagkakataon ko na rin to kasi ano, bumili. Sa akin siya bumili kasi ano, ipapasit na rin niya. So, ayan, i-unbox natin mga kasprakatak. Ano pala, taga Giwan Samar yung bumili. So, shoutout sa'yo, Judith Nemenso. Ma'am Judith Nemenso. So, ito na po. Isiset ko na po. Tapos, pagkatapos kong maset nito, ipapadala ko agad sa inyo. Mamaya konti. Isiset muna natin mga kasprakatak. Isiset ko muna, Ma'am Judith. So, ayan. So yan mga kasprakatak, ito na yung Garmin Striker 4 natin. So i-unbox natin mga kasprakatak kung anong laman dito. Ayan, alright. So yan, dito natin i-open. Ito yung box. Bagong-bago to mga kasprakatak, bago to. So ito na yung laman nya oh. Yan. Okay. So, ang unang lalabas ay ang ito yung pinaka-monitor niya mga kasprakatak. Ayan, may balot pa na plastic. So, ayan. Then, meron siyang mounting para dito. Ayan, dito ito i-mount. Para stand yan dito, ganyan. Alright. And meron din siyang yun, mga accessories ng para sa transducer to. Yan. Para sa transducer. Then, meron din siyang mga documents. Mga manuals. Para hindi ka mahirapan mag-set ng iyong unit. And then, ito. At ito yung power cable. Power cable niya mga kasprakatak. Siyempre, para gumana itong unit natin. Dapat meron ito. Ayan, ito yung installation manual niya. Installation instruction. Okay. Kompleto. And last but not the least ay ang ito, ang transducer. Ito ang pinaka-importante mga kasprakatak. Dahil ito yung tumitingin sa ilalim. Ito yung nagde-detect ng mga isda at saka yung bahura sa ilalim. Alright, so ayan, tapos na natin i-unbox mga kasprakatak. Kompleto siya. Kompleto yung laman niya. At ngayon mga kasprakatak, isiset natin to. Isiset natin. At ito gagamitan lang natin ito. Ito, power adapter. 12 volts. Meron ako nito mga kasprakatak kasi gumagawa ako ng mga kalan, mga blower kalan, kaya meron ako nito. So, pwede naman to. Ito yung nasa label niya. Yung output niya is 12 volts plus 2 ampere. Ayan. And then, gumawa na rin ako nito mga kasprakatak for my gun para ang purpose nito mga kasprakatak, para magsiset ako ng mga fish finders. Kaya gumawa na ako ng ganito. Alright, so ngayon, ititesting na natin itong mga kasprakatak at isiset na rin natin kung para malaman nyo kung paano isiting itong fish finder. Step by step, okay? Manood kayo mga kasprakatak at huwag kayong kukurap para malaman nyo kung paano isiset yung mga fish finder nyo, yung Striker 4. At saka ituturo ko na rin kung paano gagamitin yung GPS map nya. Okay? So, Ma'am Judith, kailangan mong manood to dahil itong unit na to ay sa iyo to at sa yung papa mo. Kasi sabi mo, papa mong gagamit ito, sana manood siya.
sa vlog. Ginawan ko na lang ng vlog para makita rin ng iba kung paano natin isiset to. Okay, so Ma'am Judith, maraming salamat sa tiwala at pagsuporta sa ating channel. Ayan, so yung hindi pa naka-subscribe, please ko pag-subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Dahil sa channel na to, mga Kasprakatak, nagtuturo tayo kung paano gagamitin ang mga fish finders at meron tayong mga fishing adventures dito. So, ano pa hinihintay nyo, mga Kasprakatak? So, pakiclick sa subscribe button sa baba at pakik at isalin nyo na rin yung bell button dyan para ma-update kayo sa mga susunod na vlogs. Okay? Let's go! Start na tayo! So, yun mga Kasprakatak, isasaksak na natin itong power adapter. Ang output pala nito mga Kasprakatak ay 12 volts, so pwede siya dito, gagana siya dito. So isasaksak na natin to sa outlet. Alright, so yan mga Kasprakatak, nakasaksak na sa outlet at umiilaw na siya yung kulay blue. Ayan, at ito yung unit natin, mga Kasprakatak, ito yung unit natin. So, mag-start na tayo, at ito yung power cable. Ayan, power cable. And then, meron pang mga nakatali na kailangan nating buksan. Ayan. So, ayan. Iwalay na sila. At ito nga pala mga Kasprakatak, ito. Meron siyang apat na wire. So, itong dalawang wire na blue at saka brown, hindi na natin ito pwedeng gamitin. Kasi para to sa yung Nemea. Kung alam nyo yung Nemea, para sa mga kung gagamit ka ng mga ibang device, dito mo ikakabit. Kung gagamit ka ng ibang device. So, itong kulay red at saka black, ito lang yung gagamitin natin for power niya, yung power supply niya para gagana yung unit. Okay? So, tabi na lang muna natin to at i-fold natin to at lalagyan natin ng electrical tape para hindi na masasama yan, hindi na sasali yan. Huwag lang natin putulin kasi baka yung mayari, baka may gagamitin pa siya ng ibang device dito, yung gagamit siya ng mga other devices, mga GPS or mga radio or sonars. Dito lang kasi ikakabit sa mga wire na to. So, yan mga Kasprakatak. At saka dito sa power adapter ko, power cable, ayan. May kurente na to, may power na to. Kasi sinaksak na natin dun sa outlet. At ang lalabas na kurente dito ay 12 volts power. Ayan. So, may indicator na din siya ito, speaker wire yung ginamit ko para may indicator na din ba. Yung kulay black ay sa negative at saka yung kulay red ay sa positive. So, para hindi magkabaliktad mga Kasprakatak. Kasi pagka nagkabaliktad, kung hindi mapuputol itong fuse dito, didiretso siya sa unit, masunog yung unit natin. So, kailangan lagyan ng fuse. Dapat may fuse kasi pag malakas yung kurente, pag halimbawa malakas yung kurente na papasok, dito lang siya hihinto. Kapag naputol dito sa fuse, hindi na siya papasok doon sa unit dito. Alright? So, napaka-importante nitong fuse mga Kasprakatak. Kasi hindi natin malalaman kung ano ba, kung magagamit ka ng malakas na kuryente. So, hanggang dito lang. Alright, so, ikakabit na natin ito mga Kasprakatak. Dito. Yung black ay sa black.
For temporary lang to ha. For temporary lang to mga kasprakatak. Ayan. At saka itong red ay sa red. Alright. So, ayan. So, ayan mga kasprakatak, connected na. Meron na tayong power supply. So, ang gagawin natin dito, may paliyo ko ito ba dito? Gagawin natin dito, ayan. Ito yung, at saka mga kasprakatak, hindi pa natin ito nilagyan ng tape. Iwasan natin magkadikit ito. Kasi ayan o, may spark yan. Kasi may kurente na yan dun. So, ihiwalay lang muna natin. At, huwag nating ipag, kwan, ingatan lang na hindi magkadikit silang dalawa. Kasi mag-spark yan. So, ayan, ito na. Saka dito, ito yung sa power. Yung port niya ay itong yung saksakan niya power. So meron naman dito naka-indicate ayan. May power at sa yung XDCR. Itong XDCR ay para sa transducer. So ayan papasok natin dito sa may power kasi yung sa power muna tayo. Ayan. At saka hindi ito magkabalik, hindi ito mga kasprakata kasi may ano, may kanal dito. May sign dyan. So hindi siya may guide ba? Kumbaga may guide. Ayan, kung nakita nyo, may guide. Ayan, so, pasok natin. Kasi the moment may na-miss ka, parang ay may sound ka kasi na-miss ko eh. Pero pag nag-battle ng dami, ano ako agad sinabi? Ayan, so, napasok na mga kasprakatak. And then, isusunod natin itong transducer. Kasi, magtitest tayo. Malalaman natin mga kasprakatak kung gumagana itong transducer. Mamaya, okay? So, napasok na natin yung sa power. Isusunod na natin itong sa transducer. Alright? So, kailangan nating iwala yung tali. Yung tie, cable tie. At ito rin mga kasprakatak, meron din itong guide. Kaya, no worries. Di tayo mag-alala kung mabaliktad. Kasi hindi ito papasok kapag nabaliktad. Kasi may guide. Ayan, may guide yan. Ayan o, may guide. Kung nakikita, napapansin nyo, may guide yan mga kasprakatak. So, pasok natin. Alright, so ayan, napasok na lahat. And then, sa pagtitis natin dito mga kasprakatak, huwag lang natin kunin itong plastic. Kasi, bago to eh. Para makita naman ang may-ari nito na hindi natin inabuso yung unit niya. So, sinit ko ito mga kasprakatak kasi yun din ang sabi niya, ipapasit niya. So, pagkakataon ko na rin, kaya inano ko na lang, nagbablog na lang ako para dito, para may matutunan din kayo. So, ayan, so start na tayo. Start natin, ayan. Nagbibip na siya. Alright, so kung nakikita nyo mga kasprakatak, ayan, gumagana na yung unit natin. Ayan, so, ayan. Okay. Ayan. So, ayan mga kasprakatak, nakikita nyo na, gumagana itong unit natin. So, ayan, ang first step natin ay punta tayo dito sa English mga kasprakatak, English. Alright, so English kasi wala itong ano, wala itong Filipino version. Yung ano pala, yung FF250, yun, may Filipino version yun. May Tagalog version yun. So, kung gagamit kayo ng FF250, pwede rin yun. Kasi, ano yun, Tagalog version, may Tagalog na language. So, English tayo mga kasprakatak. Then, store demonstration. So, dito mga kasprakatak, store demonstration. Kung i-store natin yung demonstration, i-on natin, hindi gagana itong unit. Kumbaga ano pa ba? Factory pa siya ba? Galing. So, hindi na natin kailangan yan i-on. Dapat, naka-off na lang tayo mga kasprakatak. Ayan. So, dapat naka-off. And then, ito yung first step na mag-set tayo. Dito tayo sa system units.
Yun mga kasprakataka, ibabase ko na lang kung ano yung ginagamit namin dito. Ito na lang yung isiset natin. Dito na lang tayo magbabase ha. Kung ano yung mga nakasanayan namin dito. So ito na lang yung isiset natin. So mga kasprakatak, hindi ako expert sa mga ganitong bagay, pero may experience ako. So yung experience ko, yung isi-share ko sa inyo. So ayan. Dito tayo sa system units. Then punta tayo sa custom. So step by step to mga kasprakataka, para hindi kayo malito. Wag kayong mag-skip. Titigan nyo ng maigi para hindi kayo mawala. Kung mawala man kayo, balik-balikan nyo na lang para masundan nyo, ng maigi. Okay? So custom mga kasprakatak, custom. Then dito sa dip, ayan. So dito ang dip dito mga kasprakatak ay naka-fit. So yung kailangan natin, yung karamihan ginagamit natin is dip pa, 'di ba? Dip pa. Basta mga Pinoy dip pa. Yung iba meters, pero dito sa Pilipinas, dito sa atin, mga Pinoy, mga dip pa yung ginagamit natin basta pagdating yun sa dagat. So dito tayo sa ano, Fathoms mga kasprakatak. Ito yung, kasi ito yung ginagamit namin eh. Ito yung ginamit namin, Fathoms. So check natin yung Fathoms. Then temperature, dito tayo sa degree Celsius. Then distance, distance, pwede kayo mag miles, pwede din kayo kilometers. Pero dito sa amin, ginagamit namin dito is miles. Pwede din kilometers, pero depende na sa inyo. So kaya yung sinabi ko, magbabase tayo dito sa amin. So miles na lang gagamitin natin. Pero tanungin ko muna si Ma'am Judith kung yung papa niya, kung saan siya comfortable, sa miles ba o sa kilometers. So kilometers na lang siguro, para hindi siya malito sa miles, kasi yung miles pang US yan eh. So yan, kilometers yung ginamit natin sa distance. Then sa bezel speed, pwede tayong gumamit ng kilometers per hour, and then pwede din tayong gumamit ng knots. Pero dito sa amin, knots yung ginagamit namin kasi pandagat. Pandagat yung nag takbo ng bangka mo. So knots na lang. Alright, so elevation, feet, okay lang yan. Then next na tayo mga kasprakatak. Next, time format is 12 hour. Okay, naka 12 hour na time format. Then daylight saving time, auto, position format, yan. Okay na yan. So next na tayo mga kasprakatak. Shallow water alarm. So pwede yes, pwede no, depende na sa inyo. Yan, no na lang tayo. So ayan, okay na. Okay na yung first step na setting natin. So ayan mga kasprakatak, first step na setting na yan. So dito tayo sa traditional. So ayan, ayan na yung traditional mga kasprakatak. Ayan. So dito natin matitest, dito natin malalaman kung gumagana na yung transducer natin. Ayan. Idikit nyo lang sa tingin nyo, or ang hihipuin nyo yung transducer. Pag may pulso na mga kasprakatak, ayan, indication na yan na gumagana itong transducer. So ito, may pulso, ayan, may pulso, at ididikit ko sa tinga ko, may pitik-pitik. So gumagana na to mga kasprakatak. So okay tong unit na to. So ayan, isiset natin. Meron pa tayong isiset dito mga kasprakatak. Punta tayo sa menu. Ito yung button. Kung nakikita niyo itong may tatlong guhit, yan yung pinaka menu. So punta tayo sa sonar setup. Then menu, sonar setup, scroll down lang tayo para pili tayo diyan. Up arrow, up and down, then setup. Then dip line. Ay, hide lang natin yan kasi sa gabal na yan sa screen. Hide lang natin yung dip line. Sa gabal yan, may linya dyan sa screen. So dito sa scroll speed, okay lang yung fast. Then
itong appearance. Check natin itong appearance. Check. Then, color scheme. Ito, nagdidepende din ito sa inyo mga kasprokata kung ano yung gagamitin nyo. Color scheme, sa amin, ginamit namin is color maroon. Maroon. So, punta tayo sa maroon. Ayan. So, maroon yung ginamit namin. Edge, off lang yan. And then, edge scope. Mga kasprokata, depende na din sa inyo kung gagamitin yung edge scope. Pero sa amin, ginagamit namin itong edge scope para ma-alerto tayo kung may nakikita na yung, kung may nakikita tayong isda. Kasi, ito yung unang magbiblink dito sa may gilid. Magbiblink ito. Una. Para ma-alerto ka agad. Mapansin mo agad ba? Kasi nagbiblink siya. Pag may nakikita ng nanang isda itong transducer natin. Kasi ito yung detector eh. Pag may nakikita siya na may nadidetect siya na bagay sa ilalim, i-display niya dito sa monitor. So, ayan. So, A-scope. On natin yan mga kasprokatak. Ayan. Naka-una. A-scope. Fish symbol. So, fish symbols, depende na rin dyan sa inyo kung i-on nyo yan. Pero sa amin, hindi na namin yan ginagamit. Naka-off lang yan. So, ayan, fish symbol. Sa gabal din yan, kasi may mga isda-isda na purma dyan sa, dito sa monitor. Pag, ano, pag may nakikita. Pero, malalaman naman natin kung isda. Kasi, pag nuwalay siya dito sa bahura, halimbawa, may bahura dito, yan, pag may distansya, may space dito, yan, isda na yan. So, balik na tayo mga kasprakatak, naset na natin yung sonar setup. And then, ayan. So, okay na yan mga kasprakatak. Okay na yung settings natin. Yun lang ang pinaka main na isiset natin sa fish finder. So, balik na tayo, back. Ayan. Di ba sabi ko kanina, meron ng A-scope. Ito, nagbiblink siya. Nakikita natin, nagbiblink siya mga kasprakatak. And then, punta tayo sa third step. Dito tayo sa gain at saka sa range. Ito mga kasprakatak, itong nakaset na gain at saka range ay naka-automatic. Dapat, huwag nating i-automatic ito. Kasi, siya yung nagbuot, Tagalog na nagbuot eh. Siya yung basta. Then, punta lang tayo dito sa menu. Tapos, punta tayo sa range. Check natin yung range. Lagay natin, halimbawa, tumawag ako kay kuya, yung papa ni Ma'am Judith. Nag-usap kami kanina, sabi niya, nasa mga 60 na di pa daw yung palaisdaan nila doon. Kasi pasol-pasol daw sila. So, itong range ilalagay ko sa 70 na lang. Sa 70. Then, check ko. Ayan. Kung nakikita nyo, 70. At saka kung napapansin nyo mga kasprakata, ang dami pang yung mga noise ba? Dami pang sagabal dyan sa screen. Ayan o. Oh. Dami pang sagabal sa screen. Teka lang muna. Kasi medyo maliwanag dito sa screen, sa screen ng camera natin. Isisit ko muna yung palitan ko na muna ng background ko. Sa pagpalit ng background mga kasprakatak, dito ka lang sa power button. Ayan, may power button. Dito tayo magpapalit ng background. Backlight, ikaw na mag-adjust dyan. Pwede mo hinaan, pwede mo palakasan. Kasi pero pag gabi dapat mo hinaan kasi ano to eh, sulaw. Nakakasilaw. So dito tayo sa color mode. Wag nating auto, dapat mag night colors tayo para blue yung background niya. So check night colors. Ayan. So back na tayo. Ayan. So naka night colors na. Yung background niya is black. Then kung napansin niyo mga kasprakatak, ang daming noise. Ayan. So ibig sabihin yung gain niya ay malakas. Dapat hinaan natin mga kasprakatak. So, sa pagpahina ng gain, dito tayo sa menu, punta lang tayo sa menu, then ayan, range at saka gain, scroll down natin, then naka-highlight na yung gain, then check, huwag natin i-auto, dapat doon tayo sa manual. So, yan, magma-manual tayo mga kasprakatak. So, ang ginagamit namin na percentage sa gain, dito sa amin, gumamit lang kami ng 50 to 55%. So,
dito tayo sa 55. Ano, yun nga oh. Kung napapansin nyo, kung magpi 55 na tayo, meron pa rin mga sagabal, meron pa rin mga tulok-tulok dyan. So, dito lang tayo sa 50%. Okay. So, 50%. Check natin mga kasprakatak. Ayan, 50%. So, yun. Ito, okay na itong settings ng sonar niya. Anong sonar? Yung fish finder niya. Yun. Okay na yung setting ng fish finder niya. So, punta na naman tayo sa... Ayan, okay na yun ha. Okay na yun mga kasprakatak. Yung sonar, transducer, fish finder. Okay na. So, punta na naman tayo dun sa GPS niya. So, sa waypoint. Ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin yung GPS waypoint. Okay. So, ayan mga kasprakatak. Punta lang tayo dito sa back lang tayo. Back. Ayan, back. Ayan. Meron tayo ditong traditional flasher split frequency waypoint map. Ayan. So, yan. Waypoint map. Okay. So, check natin ito mga kasprakatak. Ayan. So, itong kung nakikita niyo itong mga numbers dito, ito yung compass tip. Tsaka may arrow. Yan. Pag may arrow, yun ang symbolize na kung saan yung direction mo, kung saan ka pumupunta. Yan. Yan yung direction mo. Halimbawa, pumunta ka sa banda panorte. Yan, dyan tuturo yung arrow na yan. Halimbawa, kung pupunta ka banda pa dito sa south or sa west or sa east, dun yun tuturo yung arrow. So, ito mga kasprakatak, kasi nandito tayo sa bahay, wala tayo sa dagat, hindi masyadong na-detect ng GPS itong unit na to, kaya nag-question mark. So wala pa siyang access sa GPS. Automatic kasi ito eh, kapag nasa dagat ka na, wide na yung paligid, wala nang sagabal, wala nang mga puno, wala nang mga ano, mga bubong ng bahay, didetect na yan. Magkakaroon na ng signal yan. Mawawala na yung question mark na yan. So, ayan. Ayan, no? Alright. So, yan mga kasprakatak na nagpapaning tayo, ha? Back muna tayo, back. Ayan. So, yan. Di tayo maka-access sa ano, GPS. Kasi, question mark, oh. Nasa bahay lang kasi tayo nagtitest. So, kung paano tayo magmamarking mga kasprakatak, ito lang yung gagamitin na to. Itong sign na to na may GPS na sign. Halimbawa ito. Ayan, wala na yung question mark. So, ibig sabihin nito mga kasprakatak, naka-access na tayo sa GPS. Satellite GPS dun sa taas. So, nawala na. Okay na yan. Ito lang. Kaya yan, ayan. Ano yan eh. Kanang wala ka makikita kasi... Iba ito sa mga ecomap. Yung mga ecomap, may makikita ka talagang mapa. Ito, more on, kung lang ka, marking lang ka dito. So, halimbawa, ito yung bahay ni Ma'am Judith, yung papa niya. Lagyan natin itong marka. Ito lang yung gamitin natin. Magmamark tayo dito. Ayan. Then, meron siyang option dyan. Then, ayan. O, automatic na, nagkakaroon na ng marking dyan. So, pag halimbawa, pag pumunta si Papa ni Ma'am Judith doon sa kanyang fishing ground, sa fishing spot niya, halimbawa dito, magpapaning tayo, gamitin lang natin to. Ayan. Halimbawa, dito yung fishing ground niya. So, pipindutin lang natin to. Ayan. Edit waypoint, then check. Name. Lagyan natin ng name. Lagay natin number 3. Ayan. So, check lang natin. Then, check lang natin. Then, back. Ayan. Uy, dalawa na. Delete natin to. Kamali ako mga kasprakatak. Delete natin to.
Okay, delete. Then number 2, check. Delete din natin. Check, delete. Okay. Ayan mga kasprakatak. So, wala nang markings dyan. So, kung mag-create tayo ng waypoint, check lang natin. Dito lang tayo sa mapa. Halimbawa, nasaan ka napunta, susunod yung barko na dyan, makikita mo yan kung saan napunta yan. So, kung gagawa ka na ng markings, ito lang pindutin mo, itong GPS na button dito. Then, check na lang, tsaka lagyan mo ng pangalan or number para hindi ka mawala. Pagka-uwi mo, na satellite lost na, nawala na naman yung satellite mga kasprakatak. O yun, ikot-ikot na. Kasi kapag ka umuwi ka tas gusto mong balikan, makakapunta ka na agad kasi may markings ka na dun sa fishing ground mo, sa fishing spot mo. So yan ha. Yun lang sa GPS mga kasprakatak. Meron na naman akong video nito. Ilalagay ko na lang sa description kung tungkol dito sa ano, may nagawa na akong video. Nandiyan lang sa mga videos ko diyan. Ilalagay ko na lang diyan sa description yung link niya para makita niyo kung paano gagamitin itong GPS niya. Alright, so ayan, tapos na siguro tayo mga kasprakatak. Then punta tayo dito sa mga numbers. Traditional. Ayan mga kasprakatak, ito may mga numbers dito. Yan yung mga indicator niya. Malalaman mo kung ano yung temperature ng tubig at saka yung takbo ng bangka mo. Kung gaano kabilis yung takbo ng bangka mo dito sa may kitty. Ayan, yung kitty, kung nakikita nyo nuts yan. At saka malalaman mo din kung ilang power na yung battery mo, yung supply mo, power supply mo. Yan, 12.7 volts. At saka yung oras. 11 PM to ah. Kasi hindi pa tayo naka-access ng mabuti sa kwan, sa GPS, kaya ayan hindi siya nagtungma sa oras ngayon. Ayan, so yan lang muna mga kasprakatak. At uulitin ko Ma'am Judith, pakita mo sa papa mo kapag ka i-off natin tong unit. Ayan, halimbawa i-off natin, kapag ka i-on natin pagbalik, papalawat na naman tayo, yung gain at saka yung range ay magbabago talaga. So dapat yung range at gain alam mo kung paano isisit. Kasi yan, pag open na yan, check natin yung traditional, yung gain at saka range talagang ano ba, magbabago ba. So kailangan mong isisit mo talaga yan pagka palaot mo. So yan, check mo lang menu, gain, gawin natin 50% lang. Check. At saka yung range, kayo nang bahala kung anong range yung gusto nyo. Ito lang gamitin natin, yung arrow up and down. Yan. Yan lang gamitin natin. Kung pupunta ka dun sa 60 na dipa, na bahura, yan. Yan lang gamitin mo. Okay? So mga kasprakatak, isisit ko pala itong, huwag natin gamitin itong high frequency. Dapat gamit tayo ng low frequency lang. Nalimutan ko. So, balik tayo. Dito tayo sa menu. Then, frequency. Check. Gamitin natin itong 77. Mag low frequency. Chirp na lang tayo 77. Check. Ayan, 77. So, maganda itong 77. Dito natin malalaman yan. Ayan, kung nakikita yung mga numero dito. Okay? So, yun lang mga kasprakatak. Okay na to. At saka, bumili na rin ako ng alligator clip ng battery.
para hindi malito si kuya. Pagkabit niya sa kanyang unit dun sa battery, ikakabit niya ito. Ikakabit ko na ito dito para ano, hindi siya malito sa pagkabit ng sa battery. May kulay kasi ito, yung kulay itim sa negative at saka yung kulay pula sa positive. Ayan, so that's all mga kasprakatak. Ayan, okay na, gumagana na itong unit natin. Ayan, may pulso na, hinihipo ko, talagang nagpipitik-pitik na siya. Alright, at saka yun o, nagdidetect ko pag hinawakan ko. Ayan, pag hinawakan ko, nagdidetect. Okay, so ibig sabihin working na itong unit natin, yung unit ni Ma'am Judith. Okay, so medyo mahaba-haba talaga ito mga kasprakatak kasi tutorial. Yun lang muna. Sana nagustuhan nyo mga kasprakatak. At sa, paki-like naman dyan. Paki-share. Paki-comment dyan sa baba. Kung may kulang man na, kung may kulang man akong na, ano, na turo sa inyo. Comment, comment lang kayo dyan sa baba. Sana naintindihan nyo mga kasprakatak. At kung hindi man, contact nyo lang ako. Kung may tanong kayo tungkol sa mga Peacefinders, Garmin, hindi ako masyadong expert dito, pero isi-share ko sa inyo, isi-share ko sa inyo mga kasprakatak yung experience ko dito. Marami nang nagpapaturo sa akin, marami na kinukontak lang nila ako, minsan nagbibideo call kami, nagpapasit sila ng Peacefinder namin, Peacefinder nila. So yun, nagiging okay naman. Yun lang. That's all mga kasprakatak. See you on my next vlog. Maraming maraming salamat. Kay Ma'am Judith pala ito. Ma'am Judith, shout out sa iyo dyan. At saka kay Papa muna. Ano, ipapadala ko na ano ko na ito. Ipapadala ko na ngayon ito sa inyo. GNT na lang, GNT. Ayan. So, malayo pa ito sa inyo Ma'am, no? Giwan, Eastern Samar. So, para sa inyo ito mga sa inyo ito Ma'am. Maraming salamat sa tiwala at sa suporta. Maraming maraming salamat talaga sa tiwala. So, yun lang mga kasprakatak, hindi ko na i-edit to para makuha nyo talaga, para walang mintis ba. Kasi pagpasensyaan nyo na lang yung pagsasalita ko, Tagalog, Sagol, Bisaya. Ano kasi? Bahala na, bahala na. So, yun lang mga kasprakatak, that's all for my vlog today. Sana mag-subscribe kayo. Yung kung hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo mga kasprakatak, dahil malapit na tayong mag 10k subscribers. Sana dumami pa yung mga subscribers natin mga kasprakatak. So that's all. Ano pa? Muna to. Bye-bye. So yun mga kasprakatak, ito na yung power cable niya. Nilagyan ko na ng battery clip para hindi malito yung may-ari. Ayan, itong clip na may kulay black, nilagay ko din sa may black na wire. At saka itong clip na may takip na kulay red, nilagay ko din sa red na wire. At saka mga kasprakatak, kung napapansin nyo, may bukol dito, hindi ko na naipakita. Nilagyan ko ng diode dito mga kasprakatak. Ano to? Protection to sa unit natin, sa unit ng sa Peacefinder, para hindi masunog. Halimbawa kasi pag nabaliktad ng may-ari nito, pag nabaliktad niya pagkabit doon sa battery, hindi ito gagana pag nabaliktad. So safe yung unit natin. Kaya nilagyan ko ng ganito. Kapag ka halimbawa lang nabaliktad niya, so hindi masisira tong unit niya. Kasi pag walang protection, tapos nabaliktad niya pagkabit dun sa battery, eh delikado to, masusunog. Yan. At saka kung hindi mapuputol dito sa fuse, masusunog yung unit natin. So, kailangan may protection. Ayan. Binalot ko na ng, hindi ko na naipakita. Binalotan ko na ng electrical tape. Diode pala, may diode dito mga kasprakatak. Kinabit ko dito sa may positive na wire. Kulay pula. Yan, so, ayan, ililipit ko na mga kasprakatak at
ipapadala ko na ito sa may-ari. Ayan. Ito yung monitor niya, yung fish finder. Check natin lahat. At saka ito yung cable. Kinabitan ko na ng battery clip lahat para diretso na gagamitin ng may-ari pagkadating doon sa Samar. Malayo pa naman ng dalalhin ito, mga kasprakatak, sa Giwan Samar. Giwan Eastern Samar nga pala. Ayan, so medyo malayo. So dito natin ilalagay natin sa supot niya, mga kasprakatak. Ayan. So kompleto na to. Ready for kabit na to sa kanyang bangka. So siya lang bahala kung paano mag mount nitong transducer. Meron namang mga bracket. So kaya lang bahala dyan. At kung hindi nyo alam kung paano ikabit yung transducer, meron akong tutorial nandyan. Ilagay ko na lang yung description, link sa description. Ilalagay ko na lang yung link sa description, mga kasprakatak, kung paano ikakabit yung transducer sa yung ginamit na ginamitan ko yun ng kahoy. So yun, kayo na bahala, mga kasprakatak, kung paano nyo isi-set up yung transducer nyo. Tingnan nyo lang yung mga video ko dyan. Alright, so that's all, mga kasprakatak. Sana nagustuhan nyo itong video ko. Sana nagustuhan nyo itong fish finder tutorial natin. Ayan, kompleto ito. Ito yung mounting bracket nya sa transducer. At ito yung sa monitor na mount. Ayan. So naipakita ko na din, may video din ako dito kung paano ikabit itong mounting sa monitor natin. Alright, so ready na to para padala natin sa Giwan Samar. Yan, kaya natin ito na maayos, mga kasprakatak. Right, so that's all, mga kasprakatak. Maraming salamat. Again, bye-bye. Ngayon, mga kasprakatak, dito na tayo sa Giwan Fish. Dito padala natin itong fish finder kay Ma'am Judith. Ayan. So, babalot ng kuya. So, Ma'am Judith, abangan mo itong unit mo. Papunta na ito sa iyo. Okay?